Another day, panibagong vlog na naman tayo mga Boss Choi. So for this video mga Boss Choi is meron tayong RS125FI dito dahil gusto ng mayari dito mga Boss Choi is iparipin niya yung chassis niya dahil yung chassis niya mga Boss Choi is medyo kinalawang na dahil malapit lang to sa dagat yung bahay nila mga Boss Choi. Kaya nandito na yung RS mga Boss Choi. Kaya hindi na natin to patagalin mga Boss Choi, so tanggalin na natin to. So nagawa na tayo ng gloves para mag-gloves na tayo para hindi na masyadong kubalan yung kamay natin. So ipunta muna natin dito mga Boss Choi para hindi tayo maigo ng init. So hindi na natin to patagalin mga Boss Choi, so umpisahan na natin tong tanggalin yung lahat ng pairings and din yung gulong niya mga Boss Choi. So timelapse na lang natin to mga Boss Choi. Nahihirapan lang kasi ako dito mga Boss Choi dahil yung ibang tornilyo na niya nakagulbolt na naman siya mga Boss Choi, kaso loose thread na yung lagayan ng alin, kaya na dito na ako nahirapan mga Boss Choi. And din ang pangalawang trabaho dito mga Boss Choi, mahirap talaga trabuhin yung FI mga Boss Choi dahil maraming ng mga wire na nakalagay, hindi katulad ng carb na malinis lang tingnan. So syempre ngayon lang ako nakatrabaho ng FI mga Boss Choi, so medyo nababaguhan ako pero basic lang sa atin ni Boss Bibo niyan. So ayan na mga boss, nabaklas na natin yung RS125. And then ang hindi na lang natin nabaklas is itong makina, itong engine nya, and then yung harness. So ayan, sobrang init kasi yung panahon mga boss, kaya sobrang init talaga. Malaki pa yung throttle buhay natin dito. Itong gulong, tatanggalin pa natin yan. Then ito na yung mga pairings nya mga boss, battery, yung flat seat, tsaka yung pairings nya lahat. So bakas on mga boss, i-repaint din natin to ng orange, kindi orange yung fairings nya. Ang problema kasi marami ng biyak, ayan din dito. So basic lang sa atin yan, repair lang natin yan. So balikan nyo lang kayo mga boss kapag natanggal natin yung makina and then yung mga harness. So bago natin linisan yung chassis. So problema kasi sa chassis mga boss, dami ng kalawang. Yan, malapit kasi sa dagat tong motor na to. Kaya kinalawang na. Buti na lang, natanggal lang natin yung bolt dito. Yan, malapit na napudbud yung chassis. Tsaka yung gas tank. So, i-repaint din natin to ng silver. Kasi straight back build yung concept dito mga boss. So, meron na tong mga pisa mga boss. Andin yung. Tsaka na natin ikabit kapag matapos na natin to i-repaint. Meron ditong domino switch and then handlebar nandun. Ayan yun. So tanggalin muna natin itong engine mga boss. So ayan na mga boss, so natanggal ko na yung makina niya mga boss. So syempre itago muna to natin dito mga boss, baka laruin to ng mga bata dahil marami naman akong pamangkin dito. So syempre baka lagyan nila ng tubig yung makina dito. So malaking trabaho na naman, so lagot na naman tayo sa may-ari dito mga boss. Gago! So ito na siya lahat mga boss yung tinatrabaho natin. So ayan na yung itsura niya, so nabaklas muna lahat. So pa-chill muna tayo mga boss dahil sobrang nakapagod talaga tong trabaho na to. So syempre. So yun mga boss, so tapos na natin nabaklas lahat yung RS. So ito na yung chassis niya. And then yung makina mga boss, andyan na. Natapos na natin natanggal. Ito na yung mga rims mga boss, and then yung swing arm. And then ito yung shifter niya mga boss. So dyan ko na lang nilagay kasi wala nang lagayan dito. So wala nang space. Then ito mga boss, isama din natin to sa pag-repaint. Crash guard to ng Aerox, so i-repaint natin to ng yellow green. So baka isabay natin sa pag-repaint dito ng chassis para maisa lang natin sa pagtrabaho. Then yung ibang parts dito mga boss, nandiyan na sa loob kasi para malinis na dito tingnan. And then ito na yung makina niya mga boss. Yan, meron siyang leak dito. So problema na naman to. So siguro wala na yan sa trabaho natin mga boss kasi ang trabaho lang natin dito is
yung chassis lang. I-repaint natin ng silver. So baka bukas na natin to i-repaint, mga boss. So linisan muna natin to bukas, no, mga aga. Sobrang init na ngayon. Sobrang init na talaga ng araw. So bukas na lang natin to linisan. And then baka tanggalin na natin tong lumang pintura, mga boss. Gamitan natin to ng paint remover or hindi na. So lihaan natin to ng buti. So bukas na lang natin to malaman, mga boss, kung tanggalin ba natin to or hindi. Sobrang pagod na. Gago! So hanggang dito lang muna tayo, mga boss. So pasensya na kayo kung nabitin kayo sa video na to, mga boss. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron na naman tayong i-next upload dito, mga boss. So abang-abang lang talaga sa mga bagong video ko, mga boss. Dahil bukas na naman ko na to i-repaint, mga boss. So syempre bukas ko na din i-upload yung next video. So panoorin nyo na lang talaga, mga boss, para makita nyo talaga kung paano ko ginawa to. So yun lang, mga boss. So ingat kayo palagi dyan. Ride safe palagi. Mwah!